Hello mga kababayan, Riggy 5248 ng Ride Guardians Community at ang video vlog na ito ngayon ay bilang pag-alaala sa nangyari sa araw na ito, 125 taong nakalipas. So, April 3, 1898, ito yung tinatawag sa Philippine history na the Battle of 3 de Abril. So, 125 years ago, today, we remember the Battle of 3 de Abril that happened in Cebu. It was Palm Sunday when the Katipunan of Cebu under the leadership of General Pantaleon Villegas, also known as Leon Kilat, started the uprising against Spain. It was a bloody battle that it was known in Philippine history as the Bloody Palm Sunday or madugong linggo ng palaspas. So, a street in Cebu that stretches between Barangay Labangon, Barangay Punta Princesa, and Barangay San Nicolas was named after this battle. It's called 3 de Abril Street. And there is an obscure NHCP marker that can be found at the corner of 3 de Abril Street and V. Rama Street. So, maliit lang siya doon. And hindi talaga siya pansinin ng tao. So I hope that the NHCP or of the city government of Cebu will do something about that, to remember this, you know, this event in history. The initial encounter of this battle happened in the vicinity of the Kalamba Cemetery along V. Rama Street. Leon Kilat and his men were able to push the Spanish forces to San Nicolas. And then from San Nicolas, they retreated to Fort San Pedro. All Cebuanos converged at the fort and tried to besiege it but were not unable to do so because they do not have artillery. Wala silang kanyon, wala silang mga hagdan para pwede nilang mapuntahan yung or mapasok yung muog. In this battle, General Pantaleon Villegas, also known as Leon Kilat, was seen by his men to be impervious to bullets and cannonballs. One of the eyewitnesses even mentioned it on the history books that he saw the general riding the horse, commanding his men, attacking the fort. And then a cannonball hit him, killed his horse, but he stood up, you know, unscathed. Hindi siya nasugatan, hindi siya nasaktan. So, doon nagsimula yung paniwala ng mga Cebuano na, uy, meron yatang anting-anting ito si Leon Kilat na hindi siya pwedeng mapatay. Hindi siya matabla ng bala, kanyon. So, pero ang totoo niyan, ano lang, naging swerte lang si Leon Kilat to. Akala nila hindi natatabla, pero hindi walang katotohanan yun na meron siyang anting-anting. So, prior to this event, Leon Kilat actually armed his men because of lack of weapons and, you know, modern arms. He had his men wear an amulet and encourage them to wear them because it will actually give them protection. Hindi sila masasaktan, hindi sila masusugatan, hindi sila mamamatay. So, yung anting-anting na to, amulet na ito, parang isang telang puti na merong sinulat doon na orasyon, ng Latin na orasyon. Tapos may mga imahe, ginagamit ng mga Katoliko na imahe na nilalagay nila doon. So, yun na yun. Tapos sinusuot nila, kung hindi ako nagkakamali, dito sa forehead or ginagawang scarf dito sa leeg or ginawang apron as a protection. So, yun.
And then, so hindi nila nakuha yung fort. One of the reason that they were not able to take the fort was because a Spanish reinforcement came in the form of a gunboat named Maria Cristina. I'm not sure where the gunboat came from, but it was actually at somewhere at the Mactan Channel. And then when the fort was signaling for help, the Maria Cristina opened fire to the rebels, to the Katipuneros. And then a few days later, a company from the 73rd Native Regiment and some Spanish cazadores also came to support and relief the fort defenders from the Cebuano Katipunero attacks. So from there, napaatras nila yung mga Katipunero from the area of Fort San Pedro, napaatras nila sa San Nicolas. And then from San Nicolas, finally they retreated to a town called Carcar, south of Cebu. In Carcar, actually Carcar is known for, Carcar chicharon. It's really good. But Carcar is a town south of Cebu City where Leon Kilat was actually murdered. Yung pagkamatay niya, it is very similar to what happened to Antonio Luna in Cabanatuan. So why was Leon Kilat killed in Carcar? There was actually three reasons that I can think of. The first reason was the men or the townspeople of Carcar were afraid that the Spanish will lay retribution to the town because of harboring those rebels. Yung inano nila, tinago nila yung mga lumaban doon sa Cebu. So, ang pangalawa, gusto nilang matesting kung totoo ba talaga yung sabi-sabi, yung nangyaring labanan doon sa Port San Pedro. Hindi daw natatablan ng bala o nasusugatan si Leon Kilat hanggat suot-suot niya yung kanyang agimat. And then the third one was something to do with the leadership. So may mga ibang tao kasi na gusto nilang kasi nga the reason why they want to take down General Villegas is because he was not even Cebuano in the first place. He's actually from Negros. He's a Negrense. And the Cebuanos are like, bakit nandito siya nag-aano sa atin, nagko-command or... So, yun ang naisip kong tatlong reason bakit siya pinatay. And just like what happened to Antonio Luna at the hands of the Kawit Brigade under the leadership of Pedro Anolino, General Villegas was killed by the men of Carcar led by his own aide-de-camp. The name of the guy is Apolinario Alcuitas. So, Apolinario Alcuitas was the first person to stab General Villegas. And then others followed. And then while they were killing the general, they were actually mocking him. Like, oh, are you really impervious? Talagang hindi ka ba natatablan? Talaga matigas ka ba talaga? So they're doing that while they were stabbing the general many times until he died. So that was an unfortunate part of history about Leon Kilat's fate. Then after Leon Kilat was killed, one of his generals, General Arcadio Maxilom or Mahilong in Spanish, continued the revolution in Cebu, capturing the towns of Toledo and Balamban, and then setting up his headquarters in Tuburan. And then from there, he gathered all the available men in the island of Cebu to subdue the Spaniards in Cebu City. Unfortunately, yun nga, wala silang siege weapons,
ang natirang part lang talaga ng Cebu City na hindi nila na-capture is yung Port San Pedro. The rest of Cebu nasa kamay na ng mga revolutionaries. And then I remember reading in history that the Spaniards in Fort San Pedro retreated to Panay, leaving the fort to at the hands of the, you know, the revolutionaries. And then 1899 came, yun nga nangyari yung Philippine-American War, February 4, 1899. And then, you know, a unit of US Marines landed in Cebu. And then General Mahilom was like, you know, can we continue the fight? He continued the fight, but eventually he surrendered to the Americans at the end. So that's it, mga kababayan, no? April 3, 1898, may nangyaring labanan sa Cebu na tinatawag na Tres de Abril, ang madugong linggo ng palaspas, na kung saan ang Katipunan na naitatag sa Cebu ay lumaban laban sa mga Kastila. 1898 na ito, ha, walang, patay na si Bonifacio, and yun nga kasi at that time kasi yung balita hindi kaagad-agad umaabot sa mga probinsya. So at this time as well, Aguinaldo and the junta that was created after the Biak na Bato were in Hong Kong. So hindi nila alam yung nangyayari sa Cebu at sa mga ibang parts ng kapuluan. So, and it's just that, you know, it's very curious about this event kasi 1898 na siya, dumating na yung mga, parating na yung mga Amerikano, saka pa lang nangyari yung labanan nila doon sa Cebu, which is dito sa Luzon, pansamantala na hinto dahil nga sa kasunduhan sa Biak na Bato. And we are still looking for, you know, for other information to add to the story kasi hindi pa malinaw kung bakit, you know, sino yung tinutukoy nila sa isang sulat sa Cebu na inutusan sila na gumawa ng watawat ng Pilipinas. Ito yung disenyo, yun nga, yung tatlong bituin, isang araw sa loob ng triangulong puti, tapos may kulay na asul at saka pula, yung tricolors. Tapos ang sabi dun sa sulat, galing daw yung order sa Panguluhan ng Katipunan or the Presidency of the Katipunan, which is, when I asked Dr. Jim Richardson about it, wala din siyang clue about sino yung presidency ng Katipunan in the year 1898. So, but the only, you know, information that we have right now is this, which is what happened April 3, 1898 in Cebu. We have, you know, a Katipunero named General Pantaleon Villegas, also known as Leon Kilat, fought in Cebu, died in Cebu. Died just like Antonio Luna. So, but unlike Antonio Luna, Leon Kilat is actually not like Antonio Luna, who is a very strict, you know, military leader. Hindi siya ganun. Iba siya kay Antonio Luna. It's just that may treachery talaga na nangyari kaya namatay si Leon Kilat. Ganun na lang. So again, thank you so much for watching and listening. This is Riggy 5248, vlogging here at Tatsa Cavite at my home. Magandang araw sa inyo, mga